Hello guys, Pastor Anthony Bulkas. In this channel, we will talk anything under the sun, biblical approach and practical perspective. Please share, like, click, and subscribe. And don't forget to keep the peace. Godspeed. Amen. Magandang gabi po mga kapatid at salamat sa mga Panginoon sa pagkakataon na tayo po ay muling magsama-sama upang tayo po ay manalangin. Sa gabi pong ito, ang ating titignan ay nasa Colossians 1 verse 15 hanggang verse 23. Sabi po dito, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created, both in the heavens and on the earth, visible and invisible. Whether thrones or dominions or rulers or authorities or all things have been created through Him and for Him. He is before all things and in Him all things hold together. He is also the head of the body, the church, and He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself will come to have first place in everything. For it was the Father's good pleasure for all the fullness to dwell in Him, and through Him to reconcile all things to Himself, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of His cross. And although you were previously alienated and hostile in attitude, engaged in evil deeds, yet He has now reconciled you in His body of flesh through death, in order to present you before Him holy and blameless and beyond reproach. If indeed you continue in the faith, firmly established and steadfast, and not shifting from the hope of the gospel that you have heard, which was proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, was made a minister. So dito po pinapakita sa atin ng Biblia na ang Panginoong Jesus po ay ang pagsasalarawan ng Diyos Ama na hindi natin makita. Siya yung God who became flesh at binibigyan din nga dito na sabi nga, sinasabi din nga ng Biblia na kung nakita na natin si Kristo, nakita na natin ang Ama. Kasi nga ang Diyos ay Espiritu at hindi ito kayang makita ng physical na pangangatawan unless na tayo po ay mamatay, makikita natin spiritual na mundo o aspeto ng ating buhay at doon lang natin makikita ang Panginoon. Pero ang nais ng Diyos ipakita na yung kanyang sarili sa atin at ang ginawa niya, siya po ay nagkatawang tao sa pamamagitan po ni Kristo. Gayun din naman, ini-emphasize sa atin, tayo po ay we are representing Jesus Christ on this earth. Ay ang nais po natin, makita si Kristo naman sa atin. Tandaan niyo po, hindi nga tayo ginawang perfecto ng Diyos nung na-born again tayo, ngunit tayo po ay nilinis, sinugasan at ginawang bagong nilalang na tayo po ay patuloy na lumakad ayon sa katwiran at katotohanan ng salita ng Diyos. Nang sa gayon, maging kawangis natin si Kristo. At habang tumatagal sa ating pagiging Kristiyano, ang nakikita nila si Kristo sa buhay po natin. So yan po yung gusto natin ipanalangin at ipagpasalamat sa Panginoon sa gabing ito. Tayo po ipanalangin. Panginoon, marami po salamat. Nakita namin na ikaw nga o Jesus ang representation in the flesh ng tunay na Diyos at buhay na Diyos. At salamat sa pagkakataon na binigay mo po sa amin, Lord, na kami itunuring mo mga anak at ikaw nga po ay nananahan ngayon sa amin at ang nais mo maging lumakad kami sa katwiran at katotohanan ng iyong salita nang sa gayon maging kawangis kami. Maging kawangis ikaw namin, Panginoon, at kami rin maging kawangis ka namin, Lord God, na ikaw ang makita sa buhay namin at hindi po yung lumang pagkatao namin. Salamat po sa pag-ibig na ipinaranas mo sa amin, Lord, at tunay nga tulungan mo kami sa araw-araw ng aming mga buhay na ikaw ay sundin at ikaw ay patuloy na painggan at lakaran ang iyong katotohanan. Salamat po, Ama. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli mga kapatid, ang nais nating ipagpasalamat sa Diyos, tayo po ngayon ay si Kristo ngayon ay nananahan sa atin at ang nais natin ay maging kawangis ni Kristo sa araw-araw ng buhay natin. Kagaya nga ng ginawa ng Diyos, siya ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Kristo upang ipakita sa atin kung gano'n niya tayo kamahal at kung gano'n siya kabuti sa atin. Salamat! Godspeed! Please
tayo. Uli, mga kapatid, ini-encourage ko ang bawat isa sa atin na patuloy tayo manampalataya sa Panginoon at huwag tayong sumuko dahil alam natin, konting panahon na lang at mababalitaan natin tapos na itong pandemic na to, wala na yung virus na yan at tayo ay matagumpay sa pangalan ni Jesus. Huwag niyong kalimutan magbigay ng papuri sa Panginoon pagkatapos ng pandemic na ito. Salamat sa Diyos, tagumpay tayo. Hello guys, meron po tayong good news. Meron na tayong online Champions for Christ Bible Training Program. Now, ang tanong nyo, sino ba ang pwede mag-aaral dyan, Pastor? Kung pastor ka, pwede ka mag-aaral. Kung member ka, pwede ka mag-aaral. Kung saka sa mga leaders sa church, pwede ka mag-aaral. Kahit nga hindi ka born again, pwede ka mag-aaral. Yung apat na yan, pwede mag-aaral. Idagdag mo pa yung curious sa Bible. So, yung mga lima na yan ang pwede mag-aaral. Now, ang gagawin natin sa online Bible course natin, meron tayong set up na class, meaning pwede ka sumama sa isang class and may schedule yun. So, dun kayo mag-online para mag-start ng Bible school natin. Meron ding also customized and catered for your personal need. Kasi ang katwiran ng bank, so, di ko pwede ng tatlong beses sa isang linggo pumasok, hindi ako pwedeng pumasok ng gintong araw, ang available ko lang is dalawang araw, kaya hindi ako pwede sa gabi, hindi ako pwede sa umaga. So, ito na yung mag-eliminate sa mga reasons natin para ika nga matugunan. And I do believe God gave us the wisdom para talaga ma-address yung ika nga desire natin na makapag-aral. Yun nga lang, there are acceptable reasons kung bakit hindi tayo makapag-enroll. So, yung customize, i-PM mo lang ako or i-email mo ako kung gusto mo mag-enroll para i-customize natin yung schedule para sa'yo. And I do believe ang kalooban ng Diyos talaga ma-equip tayo or sa atin na hindi pa natututunan ng Biblia, pag-aralan natin ng Biblia para mas lalo natin maintindihan at maunawaan ang plano ng Diyos at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So guys, ano bang iniintay nyo? Mag-PM lang kayo or mag-email sa akin para malaman ko kung interesado kayo. And I believe, magkaalag kayo sa Bible School na to, your life will never be the same again. Godspeed! Five hundred elite club members. Only a few will dare join. The harvest is ripe and the laborers are few. Together we can make a huge difference in this world. Come join this club. You can make a difference.